Ayun guys, balitan na po natin siya. Ito po ng 3 minutes, tingnan po yung ating chicken. Tingnan na natin. Ito na. Ibigay ko na ito. Tingnan natin siya. Ayan. Magkakalitin na po siya. Hello guys, mga kabayan. Ngayon po ang aking recipe. Isa po sa aking specialty, ang crispy fried chicken. Hindi po tayo dito gagamit ng any kind of breadings or flour. Only chicken lang po. At ito lang po ang aking ingredients sa paggawa ng aking crispy fried chicken without flour or any kind of breadings. Now, ito na po ang aking ingredients. Meron po tayong water. Gagamit po tayo ng chicken. Then, gagamit po tayo ng garlic, rock salt, and black pepper. Ito lang po ang aking ingredients sa paggawa ng crispy fried chicken. Ngayon po, mag-start na po tayo. Ilagay ang ating mga ingredients sa water. Then, ilagay po natin siya sa ating kasarola. Then, pakukulang po natin siya hanggang lumambot po ang ating chicken. Now guys, kabayan, ngayon po ang gagawin po natin, inalagay po natin ang ating garlic, ang ating black pepper, at ang ating rock salt sa ating water. Pagsama-samahin na po natin siya guys, kabayan. Ayan po. Then mix lang po natin siya. Ayan. Pag na-mix na po natin siya, then inalagay na po natin siya sa ating chicken. Then ito po ang ating chicken. Ngayon po, inalagay po natin ang ating chicken sa ating kasarola. Ayan po. Ito siya. Ayan. After po natin mailagay ang ating chicken sa kasarola, ilagay na po natin lahat ang ating mix na water, garlic, black pepper, and salt. Mix po natin siya. Ayan po, dapat malinis po ang ating kamay. Then only garlic, rock salt, and black pepper and water. Yan lang po ang ating ingredients sa paggawa o sa pagluto ng ating crispy fried chicken. Ito po guys, papakulan po natin siya sa ating rice cooker o pwede rin po natin siyang pakuluan sa ating gas stove. Pero sa aking version, gagamit po tayo ng rice cooker para po palambutin ang ating chicken. Then pag malambot na po ang ating chicken, i-deep fry na po natin siya. At mamaya po makikita niyo po kung paano kasarap at kalutong ang balat ng ating crispy fried chicken. Then yung po pa ng paglalagaan ng chicken, hindi po natin siya itatapon kasi po pwede po natin siya ilagay sa freezer o kung magluluto po tayo ng mga gulay, pwede po natin siyang gawing chicken stock. Gaya po ngayon ay gagawin ko po is gagawa din po ako ng sopas. Yung pong paglalagaan ng chicken, ito po ang gagamitin ko sa paggawa ko ng sopas. Yan po guys, pakuluan na po natin siya. Then after that, pag malabot na po siya, hahangin po natin siya at sasalain din at kung po siyang ipa-fried or i-deep fried. Now guys, takpan po natin siya para po sa ganun, pakukulan po natin siya sa ating rice cooker. Ayun guys, takpan na po natin ang ating rice cooker. Ito tayo magpapakulo ng ating chicken. Now, hintay po natin siyang kumulo. Then, pag medyo malambot na po siya, hanguin na po natin siya. Then, sasalain natin siya. Then, i-deep fry po natin siya. Now guys, hintay po natin siya kumulo. Then, babalikan po natin siya mamaya na guys. Hello guys, kabayan. Ngayon po, kumukulo na po ang ating chicken. Bali, pinakuloan ko po siya ng almost 30 minutes sa ating rice cooker. Or siguro po kung gagamit po tayo ng gas stove, pwede po natin siyang pakuluin ang 20 to 25 minutes. But ito po sa rice cooker, umabot po tayo ng 30 minutes. Then ayan po, kumukulo na po siya. Tingnan po natin siya kung okay na po siya. Ayan. Oh. Pwede na po natin siya hanguin sa ating rice cooker. Then mamaya po, i-deep fry po natin siya, guys. Ayan guys, kukulo na po natin ang ating chicken. Po yan. Tatlong piraso po yung ating pinakulaan. Bali, nakikilo po siya na 1 kilo. Yun po tatlong piraso. Then, meron po isa. Ayasin po natin siya. Ayan. Mamaya po, i-deprive po natin siya guys, kabayan. Bali guys, kabayan, bibigyan ko po kayo ng magandang tips sa pagluto po ng ating crispy fried chicken
na hindi po tayo gagamit ng ating flour o ng ating any kind of breadings. Kumbaga, dapat panatilihin po natin naka-intact ang skin ng manok sa masa ng manok. Para po sa ganun, once na niluto po natin siya deep fried, hindi po siya masisira. Yun po, gagawin po natin, palalamigin po natin siya, then pag medyo pagmanibig na po siya, i-deep-fry na po natin siya mamaya. Gaya po ng sabi ko, sa bibili po kayo ng chicken, dapat po yung chicken niya, yung balat ng chicken o yung chicken skin is naka-intact po sa kanyang masa. Para po siya ganun, once na pinakuluan natin siya, hindi po siya magwawatak-watak o masisira o mapupunit. Kasi po, once na niluto po natin siya, maganda po ang kalalabasan yan. Pero ngayon, may nakita po ako medyo, ito nakikita niyo po ito, yan medyo nasira po siya ng konti, pero konti lang po siya. At least hindi po siya talagang hiwa-hiwa. Kagaya meron po dito isa. Ayan po, nakikita po natin siya. Meron po siyang konting butas doon sa skin. At ito pa, sana pag pinirito natin siya mamaya, hindi po siya masira o dumikit sa ating kawali. Kasi po sa pagluto po ng ating crispy fried chicken, dapat maganda po ang balat ng ating manok. Para po sa ganun, maganda ang kalalabasan ng ating finished product. Then, naluto ko po pala siya ng 30 minutes sa ating rice cooker. Pero kung gagamit po tayo ng gas stove, maximum of 20 to 25 minutes po natin siya makukuluan. Basta wag naman po natin siya i-overcook. Kasi po, basta ma-overcook po ang ating chicken, hindi na po maganda siyang i-plato or i-fried. Kasi nga po, masisira po yung laman ng manok at masisira din po yung skin ng manok. So ngayon po, gaya na sabi ko, palalamigin natin siya, then after that, later po, atin po siyang i-deep fry. Ngayon po, ipapread na po natin ang ating chicken sa ating mantika. Nagpapakulo na rin po tayo ng mantika para po sa ganon, once na mainit na po siya, ilalagay na po natin ang ating chicken. Hello guys, kabayan! Mainit na po ang ating oils, pwede na po natin lutuin ang ating chicken. Then guys, lutuin na po natin siya. Ayun guys, nag-fry na po tayo ng ating chicken. Dapat po naka-high level ang ating apoy. Para po sa ganun, mas maganda po ang kalalabasan ng ating crispy fried chicken. Then, takpan po natin siya at least 3 minutes. Ayun guys, open po natin siya after 3 minutes. Ayan. Ayun po siya. Push po yan sa bayo, no? Ayan, nakikisip na po yung kanya inalim. After po ng 3 minutes, babalik ka rin po natin yung ating chicken. Hindi ka rin na po natin siya. Ayan, nakikisip po siya. Mamaya po, after 3 minutes, babalik ka rin po ulit natin siya ulit. 3 minutes again. Then later, another 3 minutes. Then another 3 minutes. Ayan. Tapos ang ganda-ganda guys, oh. Nakikita nyo po. Ayan. So guys, huwag na po natin siya takpan mga kabayan. Okay lang po yan. Ayan. Kasi kanina po, kaya ako siya tinakpan. Bali meron po siya mga tumatalsik-talsik. Kasi nga po medyo yung ating chicken is meron po siyang water sa loob ng chicken. So, kailangan po natin siyang takpan para po sa ganun, maiwasan po natin yung mga tumatalamsik na mantika. Ngayon po, medyo dry na po siya kasi nga po, kinain na ng mantika yung mga excess na water niya sa chicken. So, ngayon, lulunin na po natin siyang hindi na po natin siyang tatakpan ngayon, kabayan. Nakikita niyo po siya. Nakikita niyo po, kabayan, yung ating chicken. Ayan po. Medyo crispy na po siya. Then, after 3 minutes, babalik ka rin po ulit natin siya. Nasa ganun, mas maging crispy ang balat ng manok. Sa pagluluto po ng crispy fried chicken, gumamit po ako dyan ng 1 liter na oil sa 1 kilo na chicken. Yan, tama-tama lang po siya. Hindi po siya masyadong gaano deep fried. Pero, eksakto lang po sa aking ginamit na kawali. Okay na po yung ganyan. Pero kung gusto niyo po yung lubog sa mantika yung ating chicken, much better. Kasi mas maganda po yun kasi nga po hindi na po natin kailangan magbalik-balik sa mga chicken o ng ating pieces of chicken.
kasi lubog po siya sa mantika. But kagaya po nito, hindi po siya masyadong deep fried, pero para sa akin, ako na po siya. 1 liter na mantika po ang ginamit ko, 1 liter na oil. Pwede na po siya i-price kabawin. Babalitin na lang po natin siya, side to side, 3 minutes, and then, balitin po siya lang, 12 minutes. 2 times po siyang babalitin ng 3 minutes, so, all in all, 12 minutes. Yan po siya guys. Yan, mamaya po, balitin na po yan. Ayun guys, balitin na po natin siya, after ng 3 minutes. Ayun. Ayun, makikita niyo po. Crispy na po siya, di ba? Yung mamaya po, another 3 minutes. Pero depende po sa inyo kung gusto niyo yung pag medyo talagang crunchy na po siya. Kasi depende rin po yung sa lakas ng inyong apoy. Pag na, kung sa palagay niyo po medyo maluto na po yung chicken niyo, pwede na po siya hanguin or hindi na po niyo kailangan panghintay yung 3 minutes. So, gaya po nito, medyo maluto na po siya. So, kahit hindi na po natin siya balita rin 3 minutes, wala akong problema dyan guys, kabayan. Hintay po natin maging 3 minutes para po mas malutong po yung balat ng ating chicken. Now guys, after po ng 3 minutes, tignan po natin yung ating chicken. After po ng 3 minutes, tignan po yung ating chicken. Titingnan natin. And pwede na. Oh my God. Napakalutin na po ito. Guys, ahangoy na po natin siya. At luto na po ito guys, kabayan. Ito natin sa ating paper towel. Ayan. Ano ito? Ito pa. Sabihin pa natin siya. Ayan. Ayan po. Ito. Ayan. Ayan po. Nakikita niyo po siya. Ang gato niya. Ayan po siya. Napakaganda. Now guys, kabayan. Ngayon po, magpiplating na po tayo ng ating ginawang crispy fried chicken. Ito siya. Napakalutong po ng ating chicken na niluto. Nakikita niyo po. Napakalutong. Napakasarap pala kayong kumain sa restaurant. Alam niyo na kung ano yung sinasabi kong restaurant na masarap ang chicken na sobrang lutong. Halos pareho po siya guys, kabayan. Ganun din po ang lutong niya. Napakasarap. Nagyan po natin siya pati side dish. Yung gulay na niluto ko, yung side dish po natin, ayan. Carrot and bell pepper. Ito po yung tomato. Tomato, ginawa po siya parang flour. Then, lalagyan po natin siya ng ketchup. Or any kind of sauce na gusto nyo. Wala akong problema. Ayan. Hello guys, kabayan. Ito na po ang aking finished product. Crispy fried chicken. Napakarutong po niyan guys, kabayan. Sobrang sarap at napakalutong ng balat. Yan po ang aking version ng crispy fried chicken. Napakalutong yan guys, kabayan. Ayan, napakalutong. Bali guys, kabayan. Maraming salamat po pala sa lahat po ng mga subscribers, mga bagong subscribers at sa mga dating nakasubscribe po sa channel ko. Maraming salamat po sa lahat ng mga comments, sa mga nag-share, sa mga nag-like. I really appreciate it, kabayan. And ito po pala niluto ko na crispy fried chicken. Hindi po tayo dito gumamit ng MSG. Only salt or rock salt or pwede rin po idol salt. Then gumamit po tayo dito ng black pepper and garlic and water. Then binold lang po natin siya. Then ganun lang po siya kadali guys, kabayan. Napakadali po. Sana po marami po kayo natutunan sa mga binigay kong tip. At huwag po sa kanya na kayo magsasawang manood na aking mga recipe dito sa aking channel. And I hope guys,
Lagi pa rin po subaybayan ang aking channel. Don't forget also to click the notification bell. Of course, sana po i-subscribe niyo po ang aking channel. And click the notification bell para po sa ganun, madali po kayo ma-notified sa lahat po ng gagawin ko, upload the new videos. Guys, maraming salamat. At doon po pala sa mga bago kong kaibigan dito sa YouTube, maraming salamat po. At doon, huwag po kayo mag-alala, iisa-isahin ko rin po kayo at pupunta pa rin po ako sa mga tahanan nyo, guys, kabayan. Maraming salamat po, and I hope nag-enjoy po kayo sa naibakita at na-share ko sa inyong recipe, ang pagluto ng masarap na crispy fried chicken. I hope, guys, antabayan nyo pa rin po ang mga susunod at mga putahin na ibibigay ko sa inyo, at tiyak marami po kayo matutunan. Maraming salamat po, guys. Hanggang sa muli po. Thank you so much. God bless you. Maraming salamat po, guys. Thank you.